Ezequiel Moreno, bago na binyagan niya ng mga katutubo at nakasal. Pagkatapos niyan, pagdating ng Kwarisma, walang tubig dito. Si Father Ezequiel Moreno ang nakatuklas ng Balong Pari. Tawagin Balong Pari sa Tagbanwa, Bubut Pari, sa Kuyunin, Bubut Pari. Taong 1992, nang manganak po ako ng aming bunso, our sixth child in the family. August 1992. Yun po ang simula ng pagbukas ng chapel, ng kapilya ng Balon Pari. Hindi pa po ako, taga rito po ako sa Inagawan, born in Agawan, Puerto Princesa City. Nagkaroon ng mga milagro dito. Nasunog ang Del Carmen 1930. Lahat ng mga babae hindi mabuhat. Nabuhat lang yan ng isang tao. Pagbalik, dinala diyan sa multi corpus. Pagbalik ng, ay kubo-kubo pa lang. Pagbalik ng kwa na yan, hindi na mabuhat. Pero yung masunog isang tao lang, na inikwan, niligtas. After po ng aking panganganak, nagkaroon po ako ng infection sa matris. In my, after days, weeks, nilagnat na po ako. That is August 21 ako nanganak, September. Nararamdaman ko na yung sakit sa puson ko. Patuloy ang konting pagdurugo, mga lumalabas sa vaginal discharges. Then, October, first week ng October, nilalagnat na po ako, lagi na ako nilalagnat. Sobrang hirap po ng buhay namin noon. Hindi ko po magawang pumunta sa doktor para magpa-check up. Dahil nga po, anim na ang aming mga anak, walang permanenteng pinagkikitaan ng aking mister. Panay na lang po ang dasal ko noon. Sabi ko, Lord, hawak-hawak ko po yung prayer leaflet, yung ganito. Kaya nasa bahay, pero yung leaflet noon kay St. Ezequiel, prayers for St. Ezequiel, para sa miracle healing. Pagising, nung tulog ako, nanaginip po ako. Sa panaginip ko, may doktor sa isang maliit na clinic na made of light materials sa wali. At native materials here, sawali, pawid, na nasa gitna ng masukal. May mga sagingan, may mga somewhere na masukal siya. Ang doktor na yon ay gwapo. Parang hawig mo eh. Then nung pumasok po ako, maraming pasyente. Na pumapasok doon. Nung pumasok ako sa panaginip ko, tinignan niya lang daw po ako. Then, hinawakan niya akong ganyan. Then, binigyan niya po ako ng towel na naka-fold. Ang sabi niya sa akin, maligo ka. Take a bath. There. Tinuro niya yung part na maraming tao. Pagdating po doon, nagulat na lang po ako. Yung doktor sa panaginip ko at yung mukha ni San Ezequiel sa picture na nakalagay sa Balon Pari, yun po mismo yung doktor, yung mukha ng doktor sa panaginip ko. Kaya napaluhod po ako. Nagsay thank you po talaga ako. At talagang sabi ko, Lord, thank you, Lord. Alam ko gagaling ako. Yun po, ang daming tao. Tulad ng nasa panaginip ko, hinintay ko matapos yung mga tao.
saka ako lumapit sa balon. And the last po, yung babae sa panaginip ko na long head girl, lady, siya pa rin po yung nag-abot ng timba sa akin para magamit ko maligo. And after po ng aking paliligo, pauwi na po kami. Wala na kahit anong pain. As in, parang nahugasan ng tubig. Ipinagkakaloob nyo, binibihan, nahayaan nyo sa akin. Hindi ako mawawala. Huwag niya sana akong iwan. Yun po ang lagi kong dasal. Huwag niya akong iwan. Kahit may sakit ako, huwag niya akong iwan. Tanggap ko, at least sa buhay ko, maraming blessing ang naramdaman ko mula sa kanya. And I know, siya ang Diyos. Ang Diyos na walang hanggan. Naniniwala ako na si San Ezequiel ay kanyang pinagpala. Nariyan si Mama Mary. Marami akong pagkukulang bilang tao. But I know, God is love and He loves me.